Alleluia, Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo na po ang lahat. Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat. Napakinggan po natin sa ating mga pagbasa kung gaano kadaling mapagkamalang kabanalan ang takot. Ang pagtugon po sanang ninanais ng Diyos ay ang pagpasok sa malalimang pakikipag-ugnayan sa Kanya at dumalo sa iba na naghahanga din ng parehong pagtugon. Hindi takot. Sa likod ng takot na ito, mga kapatid, ay naroon naman ng hiya, yung shame. Medyo mahirap-hirap trabahuhin paghiya. Mabuti pa yung guilt. Alam niyo ang kaibahan ng hiya sa guilt o nung shame sa guilt? Kapag ikaw ay mayroong guilt, ang sinasabi mo eh, patawarin mo ako, Padre, sapagkat ako ay makasalanan. Yung ganun, ano? Nagkasala ka. Nakagawa ka ng kasalanan. Pero yung shame, yung hiya, ang sinasabi nila eh, patawarin mo ako, Padre, sapagkat ako ay makasalanan. At pagka medyo matindi-tindi yung shame, nape-personify pa ang kasalanan. Ako ay kasalanan. Bukod pa sa ako ay makasalanan. So, medyo malalim-lalim ang pinanggagalingan ng hiya. So, nahihiya tayo kung minsan. At inaamin natin na marami pa tayong dapat trabahuhin sa ating sarili, sa pakikiharap sa Diyos at sa ating kapwa. Nakita natin ito nung Huwebes. Nang sabihin ni Simon Pedro na, lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang mamalayan niya ang presensya ng Diyos, iginupo siya ng kanyang takot, ng kanyang hiya, na nanggagaling naman sa kanyang sense of unworthiness
and inadequacy. Kulang ako, hindi ako karapat-dapat. Yan ang mga dialogo ng mayroong sense of unworthiness and inadequacy. Sa kabilang banda ay ang kawalang takot naman ng mga alagad na suwayin ang mga reglamentong takot na suwayin ng ilang pariseyo. Magtatanong ka, bakit may lakas ng loob silang gawin iyon? Yung tahasang pagsuway sa mga binabantayang batas o reglamento ng mga pariseyo. Ginugol nila ang buhay nila doon sa pagbabantay ng mga batas na iyon. At kung titingnan natin, hindi naman sila ang masasamang tao. Inihiwalay nga nila ang kanilang sarili sa lipunan para pangalagaan ng mga batas na iyon. Kaya lamang, ano ba ang meron sila? Yung tinatawag natin na shameful fear. Yung takot na parang napaparalisa ka, sumasakal na takot. Iba yun doon sa takot na reverential, yung mayroong paggalang, mayroong respeto sa kung sino ang iyong kaharap. Takot na ma-offend mo ang Diyos. Tinukoy naman Jesus yung presidents, ano? Yung mga pamilyar sa mga batas. Mayroong mga presidents naman. Ang presidents na tinukoy ni Jesus ay yung ginawa ng Haring David at ng kanyang mga kasama. Tinukoy niya yung First Book of Samuel, chapter 21, verses 1 to 6. Nang dahil sa gutom ay kinain ni Haring David ang pagkaing nakalaan lamang sana sa mga saserdote. Ano kaya yung pagkaing yun? Ano? Masarap siguro pagkaing sa mga saserdote lamang nakalaan. Tayo salo-salo na eh, no? Yung kinakain natin, kinakain nyo rin. At minarapat po ng mahal na poong Jesus Nazareno na ang kining tama ang ginawa ni Haring David. Dahil sa malaliman nating pakikipag-ugnayan sa Diyos, yun ho kasing malalimang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nararapat lamang na magpalaya sa atin mula sa mga takot na sumasakal sa atin. Ang Diyos po kasi ay hindi batas na dapat sundin. Nang nakapiring ang mga mata, Diyos siyang mapanlikha at mapagmahal na nag-aanyaya sa malalimang pakikipag-ugnayang ito sa Kanya. Hindi namimilit, hindi nag-i-impose, nag-aanyaya.